Hello guys! Good afternoon and welcome back to my channel. It's me, Nurse Rexy. So for today's video, ang gagawin natin guys, ay mag-review ako ng isang bagong liquid lipstick. Ayan, so rave na rave to sa social media, sa YouTube. Ayan, marami na rin vloggers yung nag-vlog about this product guys. Kaya gusto ko ipakita sa inyo para makita nyo kung maganda nga ba talaga siya sa labi. And kung interesado kayo sa produkto na tinutukoy ko, then keep on watching. So guys, yung product na tinutukoy ko ay ang bago ng L'Oreal. Ayan, L'Oreal Paris. So ang kanilang Rouge Signature. Ayan, yan siya guys. Na All Day Matte Liquid Lipstick. Ayan, sabi nila as light as tint daw ito and as pigmented as liquid lipstick. Ayan, so na-curious ako kaya bumili ako ng isa kasi based sa mga vloggers na napapanood ko. Ayan, gandang ganda sila dito. Kaya naman, pinag-uusapan to. Kaya, na-curious ako, bumili ako ng isa. Ayan. So, yung shade na pinili ko is yung pinaka-bestseller nila according dun sa page ng L'Oreal Paris. Nakita ko rin to na ito yung pinaka-bestseller nila. Kaya, ayan siya. Ito, yung I Am Worth It. Ayan. Ayan siya, guys. So, number 115, I Am Worth It. Ayan. So, gustong-gusto ko to and since February ngayon and panahon ng pag-ibig, ayan, panahon ng kapusuan. So, ito yung pinili kong shade. Ayan. So, bubuksan natin guys and ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman niya sa loob. Pero, this time, ito muna ang packaging niya, yung pinaka-box niya. Ayan. So, black yung kanyang packaging. Ayan. And, dito nakalagay yung L'Oreal Paris. Tapos, dito yung Rouge Signature. So, igaganyan nyo, mas mababasa nyo siya. And then, this one is 390 pesos. Ayan. May kamahalan siya, guys. Pero, sulit naman and worth it naman yung pagbili nyo dito. Yung kamahalan niya kasi mukhang maganda naman siya sa labi. And, ayun, based nga dun sa mga napanood ko, hindi naman siya, alam mo yun, kumbaga, worth the buy naman talaga siya. And, hindi siya yung trying. Kaya, itatry natin. Isaswatch natin sa aking labi para makita nyo. And then, ayun, this one is made in China. Ayan, nakalagay naman dyan. And, 12 months of used. Good for 12 months. And then, nandito rin yung manufacturing date niya. So, 2018 yung nakalagay dito. And then, kung ilang grams hanapin natin. Ayan, so 7 ml nakalagay dito. Hindi na makikita. So, 7 ml yung product na ito. Then, buksan natin siya para makita niyo yung loob. So, upon opening guys, ito siya. Ayan. Ayan yung kanyang itsura. So, yung pinakalalagyanan niya is frosted glass. Ayan. Glass siya na basta ganun yung itsura niya. Frosted glass yung kanyang lalagyan. And, may nakalagay dito na L'Oreal Paris, tapos golden details dyan, and black yung pinakatakip. Tapos dito sa unahan naman, nakalagay yung shade niya, ayan, yung 115, I Am Worth It, ayan, so nakalagay dyan. And then, dito pa rin yung manufacturing date niya, ayan, so nandyan lang siya. And sa ilalim mo lang naman ang nakalagay, so yung shade niya nasa ibabaw, madaling makita. And then pag inopen mo, napaka-klase nung ano niya guys ah, yung kanyang lalagyan. Pwede mo siya talagang i-display. So, maganda siya. And yung color, pag nilayo mo, parang may pagka-red ito. Brownish red. So, ooh! Ito yung kanyang toe foot applicator. Yan guys. So, kung makikita nyo, slanted siya. Ayan. So, maganda siya. Ayan, oh, nakaganyan siya. So, ang ganda niya kasi madali mo siyang imama ni Obra sa labi mo dahil slanted siya. Mas mabilis. So, isaswatch ko sa inyo, guys. Ito na siya. Isaswatch ko sa aking wood. Grabe. Hindi ginaya, besh. Ganda, besh. Ayan. So, yan siya. Ayan, ganda niya. Grabe. Super pigmented. Huwag nyo nang pansinin yung kuko ko, guys, ha.
hindi pa ako nakakapaglinis. Ayan. So, tingnan natin kung magkaparehas ba sila. So, close naman. Ayan. Hindi po kasi para siya may pagka orange red. Ayan. Pero nung nilagay ko dito sa akin, ano, parang pinkish red naman siya. Ayan. So, by the way, bendable yung kanyang ano, yung kanyang ano, guys. Ayan. Nabibend. So, ayan. Maganda siya in fairness. Na-try natin sa labi. Kung maganda siya, guys. And worth it yung kanyang color paper. So, guys, ayan. I-swatch natin siya sa ating labi para makita niyo kung maganda nga ba talaga siya. Ayan siya. So, ito pa lang siya. Swatch natin. Dito na rin ako titingin para makita niyo. So as you can see, maganda yung pagka-bend ng kanyang. So ayan siya, guys. Rekos baka. Ganda niya yung fairness. So ito daw, guys, based siya dun sa YSL na yung mga branded na lip tints, yung Giorgio Armani and yung YSL. Ayan, so sister company yata sila. Ayan, oh, madali siya i-maneuver. Ayan siya, guys. Diba para may pagka reddish orange siya. Pero maganda pa rin. So ayan siya, guys. Maganda niya yung fairness. Isang ano lang to, isang dip lang ha. Hindi na ako naglagay. So, isang dip lang yung nilagay ko. Pero tingnan nyo naman, napaka-pigmented niya. Ayan, and very lightweight siya sa lips, guys. Parang wala kang nilagay. Hindi siya sticky. Hindi rin siya nagsisettle sa aking, ayan, sa lines ng labi ko. Kasi usually kapag gumagamit ako ng liquid lipstick, madalas nagsisettle siya dun sa nagugubit-gulit. Pero ito, hindi. Ayan. So, tatry kong i-build yung color. So, kumuha ulit ako. Ayan. Ang bilis talaga nung ano niya. Ang ganda ng applicator niya. Bendable talaga siya, guys. And ang lambot. Ang lambot niya i-apply. Madali siyang mag-light yung applicator. Madali i-glide sa labi. And ayun nga, tingnan nyo. Ayan o, full na yan. So, ayan siya, guys. Wow, ang ganda niya. True to its claim. Napakalanda. And tingnan mo, sa lumabas yung puti ng ano ko. Nung aking kulay. So, ganda nito, guys. Tingnan naman natin sa pisngi kung maganda niya. So, guys, try natin sa pisngi. Kukuha ako ng konting amount. Ayan. And try ko siyang i-lagay sa aking. Uy, naparami, beshi. Grabe, reke.
Grabe, super pigmented nito na. Oh. Oh. Sinampal ka, te. Ayan. So, galit lang natin ito. So, sobrang pigmented niya. Kitang-kita talaga. Dito naman sa kabila. Ganyan lang. Muna. Napaka-pigmented. And madali siyang i-blend, guys. Hindi siya mahirap i-blend. So, ayan. Hindi natin dito sa ating nose. Para drunk blush look lang. Wow! Wow. Ang ganda niya, guys. Ang ganda niya talaga. Okay. Marami na naman. So, i-build natin. Papakita ko lang sa inyo pag binilt siya. Grabe. Grabe siya, babe. Kung naparami kayo, pwede nyo naman yan lagyan ng powder. Pero sa akin, try lang natin kapag naparami siya ng gusto, kung talagang dahil siya along lasting and kumalat na siya sa akin. Maka! So, ayan siya, guys! Wow, ang ganda nito. Grabe. Ayun o. Feeling ko, pwede rin ito eyeshadow. Na-try ko rin na sa aking mata. Na-try ko rin gagawin siyang eyeshadow kung pasok siya. So guys, gawin natin siyang eyeshadow. Lagyan natin ng konti lang. So, gamitin ko lang ng fingers para madaling i-blend. So, ayan siya, guys. Oh, wow! Wow, all-in-one pala ito. Ayan, so sa kabila naman. Konti lang yung nilagay ko kasi napaka-pigmented nga. And baka pag dinamihan ko, baka mukha nang nilupak yung mukha na nilupak yung mata ko. So, unti-unti lang yung lagay and then i-build nyo lang na i-build. Pero in fairness sa kanya, friends sa kanya, guys. May potential. So, yan. So, yan, guys. Ang ganda niya. Please. Ayan siya, guys. Ang ganda nito. Ang okay, no? Diba? Yung color niya, malayo dito sa color dito sa, nung nalagay ko sa labi. Kasi dito, nakitingnan mo siya para siyang, orange. Brown? Parang ganun. Pero nung nandito na sa ating labi siya ay red, orange, ganyan. And maganda siya all-in-one. Ilagay mo siya sa as eyeshadow and as blush and as a liquid lipstick. Ayan. So, kakain pa kami, guys. And may wear test ko pa ito, ha. Ang oras ngayon is 4:00 p.m. Ayan. Kaya, ipapakita ko sa inyo kung paano yung kalabas sa itong lipstick na ito. Ang ganda niya talaga. Ang ganda ko makikover. Diba? Ang ganda ko sa eyeshadow, as ano, blush, and as a so, tingnan natin kung waterproof muna. Ay, waterproof. Kissproof, man. So, hindi siya kissproof, guys. Ayan. Hindi naman sinabi na ano siya, transferproof. Ayan. So, okay lang yun. Kasi pwede naman huwag. Pwede mo na siyang, mag-detouch siya lang. Tapos yung amoy niya, mabango pa rin amoy niya. Parang amoy chocolate pa rin na may chocolate yung. Mabango pa rin na yan. So, pero pag hindi naman siya sinabi, hindi naman siya na amoy. Mild lang. So, yun, guys. And, bigyan ko kayo ng update kung nagtatagal siya sa aking vlog.
Hello guys, so it's already 9 PM. Kung makikita nyo, yun pa rin ang aking lip stain, ikak pa rin naman siya. Medyo meron lang nabawas ng konti kasi kumain ako and all. Yung blush on, medyo nawala na siya ng konti. Pero kasi dahil nag-ordering ako, ordinaries ang Tesla. Ayan, so. Pero at least meron pa rin siya nakikita na konting tint. And yung sa eyeshadows, ayun pa rin naman siya. Ayan. And overall, thumbs up ako dito sa liquid lipstick na ito kasi matagal din siya. From 4 PM up to 9 PM, 5 hours. Pero meron pa rin siyang natitira. Ayan. So, kung mas matagal to, the better. The better. Ayan. Kasi, ayan, 5 hours pa lang yan. So, alam mo yung parang wala kang nilagay na liquid lipstick sa iyong labi kasi napakagaan niya and hindi siya drying. Parang wala kang nilagay na lipstick sa iyong labi. Ayan. And yung pigmentation niya, 5 stars talaga ako dun kasi isang dip pa lang. Ayan, masyado na siyang nakita mo na yung pigmentation niya and ikaw na lang yung bahalang mag-build up ng colors kung gusto mong kapalan o hindi ka pa satisfied dun sa nilagay mo. Ayan. So, ayun lang guys, and for 390 pesos, worth it naman siya. And nagsisale naman si L'Oreal kaya papabili pa ako ng mga ibang shades ng color nito. Kaya stay tuned at bibigyan ko rin yun ng swatches. So, that's it for today's vlog, guys. And sana nagustuhan nyo ang aking wear test and review ng L'Oreal Rouge Signature Lip Stain. And kung di pa kayo nakaka-subscribe, guys, subscribe kayo sa channel ko para we're always connected sa mga videos na ipo-post ko. And lamang, kamsahamnida!